Magandang gabi po mga katangke, si Katuring po ng Bigas LPG Store at sasagutin lang po natin yung ilang mga pakiusap ng ating mga kasamahan sa industriya, no? At saka sa yung pong mga magpa-process, no? Walang problema kahit paulit-ulit po natin sasagutin yung inyong mga tanong, wala hong problema yan sa atin, no? At ako'y nagpapasalamat po sa inyong patuloy na panunood ng atin pong mga practical na mga ibinabahagi sa inyo, no? Hindi naman po tayo everything is practical po kay Katuring, no? Kay Richie Angeles Patrimonio po ba 'yon, no? Yung nagtatanong po kung paano daw ba maging dealer ni Petron o Mr. Randy Angeles. Baka pwede mong balikan yung ating comment doon. Makikita mo si Miss Richie Patrimonio. Pakitulungan mo naman paano niya ma-reach out itong si Petron, no? Para ma-guide siya kung paano maging dealer din. Sabi niya maging dealer, eh, no? Or baka gusto niya maging retailer outlet. Baka ano. Ma'am Richie, anyway, just in case po, ay pwede po kayong mag tawag dito sa atin pong Facebook page, no? O kaya yes, Facebook page ni Katuring, o kaya pwede nyo rin po akong tawagan, no? At 0970-749-3777, 0970-749-3777. Ayan na. O kaya hanapin nyo po yung FB page po natin na Bigas LPG Store, no po, at pwede ko kayong i-refer doon sa ating kilala sa Petron. I mean, yung nakilala lang natin sa Petron, hindi naman mahirap i-reach out 'yan. Actually, pwede mo ring puntahan yung Google, na punta ka sa website nila. May mga ano doon kung paano natin makokontak yung responsible personnel na pwedeng mag-guide sa atin paano maging dealer. Provided na gusto mong maging dealer, ha? Yung tinatawag nilang ESRO ba yun? O EXRO, yung Exclusive Retail Outlet. Pagka gusto mong maging dealer nila, no? Exclusive Retail Outlet. Ayan po. Anyway, makakatulong din sa inyo si Mr. Randy Angeles kung sakasakali. So, huwag natin kakalimutan, no? Ulitin lang ho natin. Hindi ho, yun hong direksyon ng gusto nyong maging business activity o operation, yun po ang iparirehistro ninyo doon kay Department of Energy, no? Kung gusto mong maging dealer. Hindi ho sa pangalan po yun. Yung pangalan ninyo sa DTI po yun. Yung pagkikreate, pagpaparehistro nyo ng pangalan, sa DTI po yun. Yung pangalan ng inyong magiging business. Since gusto nyo mag-engage into LPG business, ayan. Gamitin nyo yung specific na talagang LPG, ano ba? Kung anong gusto mong pangalan, no? So pangalan pa lang po yun, hindi pa siya nagsasabi ng iyong magiging ay business o scope of business operation mo. Kung gusto mong maging dealer, then i-apply mo yun as dealer, no? O may mga tawag nito, mga LPG brand na ayaw niya ng ihahalo yung kanyang tangke doon sa iba mong brand, no? Gusto niya ay exclusive siya. So, yun, may mga ganung dealership, no? Sa aking pagkakaalam. Pero, meron naman, alimbawa, kung gusto mo namang maging retailer, may mga distributor sa area mo, yun ang kakausapin nyo. Para bigyan kayo ng certain number of tanks na bibilhin nyo sa kanya, i-issuean din kayo ng supply agreement. Mas mainam ho yun kaysa ano, no? I-issuean kayo ng supply agreement. Yun ang napaka-importante doon, ha? Siyempre, hahanapan din kayo nitong dealer na ito ng inyong compliance doon sa may business permit ka na ba? Meron ka na bang FSIC? Yan, yung Fire Safety Inspection Certificate. Kasama naman po yan, eh, no? Napaka-importante po yan. Yan po ang nagde-determine kung tayo po ay yung facility natin is really prepared and yung sa about fire, no?
about safety. So sila po ang pupunta diyan, no, para inspect yung inyong facility. So ito namang ano, may isa rin po tayong kapatid, no, nagtatanong, eh ano ba uli catering? Pasensya na po. Tanong ko lang ulit, ano ba yung mga requirements ng pagkuha po ng SCC? Ayan, sige, walang problema. Bago ka makakuha ng SCC, sasubmit mo yung ano, dalhin mo yung photocopies ng iyo pong mga supply agreements. Mga supply agreement po. Ano ba yung mga kailangan mo? Supply agreement. Lahat po ng yung supplier ng brand na binibenta mo, may supply agreement po yan. Dadalhin mo po yun doon. Next, yung FSIC o Fire Safety Inspection Certificate. Kailangan nyo po yan. Next, yung business permit. Yung DTI. Kasi yan yung mga hiningi sa akin eh. Yung DTI. Valid ID mo. Then at the same time, yung pong iyong mga ORCR ng iyong mga motorcycles o motor kulong-kulong, etc. Kung, ano mo yung, kung ikaw ay hauler, dalhin mo, ano mo yung ORCR ng sasakyan mo. Okay? So, hari nawa. At nasagot ko po kayo, no, yung sa inyong mga tanong, ano? In just in case, ano po, na may tanong kayo sa 11592, gusto niyo ng konting kapaliwanagan, tanungin niyo lamang po ako, mag-comment lang po kayo sa ating video at gagawan po natin 'yon ng mag-content na mag-upload po tayo para lamang po doon sa inyong mga clarification na 'yan, no? Huwag niyo lang ako masyadong tatanungin doon sa mga huwag niyo aarukin yung katalinuhan ni catering. Doon lang tayo sa mga practical, yung pagmamanage natin ng LPG han. May nagtatanong, catering, paano ba magsimula doon daw sa ganitong klase ng hanap buhay o business? So, sabi ko naman sa inyo, practical lang approach po natin. Huwag kayo magagalit. Unang-una, may interest ka ba? Ayan. Huwag kang basta pasok ng pasok sa business na wala ka namang interest. Alam mo yung interest, ito yung tipong hindi ka pwedeng iwanan. Or kahit iwanan ka, hindi pwedeng mamatay yung business dyan dahil hands-on ka eh. Alam mo eh. Ako, di ba? First time ko lang naman itong ganito, pero kabisado ko agad, no? Yung mga operasyon dyan. Andyan yung interest ko, andyan yung masaya eh. Masaya ako eh. Exciting, na? Na-challenge ako. Every time na may na-encounter tayo, na-challenge tayo. At alam natin yung magiging practical solution. No, pwede natin gawin. Doon lalabas lahat 'yun kasi may interest ka eh. Pangalawa, hindi na ho biro din ang pagtatayo ng LPG-han ngayon. Hindi ka tulad nung araw na doon lang sa kubeta mo, pwede ka mag-imbak ng dalawa, tatlong tangke. Pagka iba pa ang sabi, pagka sinabi lang, eh, madali lang. Huwag kang maniwala raw ng tawag sa amin no sa Nueva Ecija, abwab. Alam mo, abwab. Hindi, madali lang yan. Napakano lang. Hindi naman kailangan yung mga ganong klase ng ano, abwab, yun, hambog, walang, huwag ko kayo maniniwala sa ganun. Kailangan nyo na ho ng kapital ngayon, lalo ngayon, hindi ka bibigyan ng supply agreement nang hindi ka bumibili sa kanya ng ilang piraso ng tangke, kukutahan ka. Which is, ganun talaga, no? Hindi naman pwedeng isang brand lang. Kung isang brand lang, maging dealer ka na lang, di ba? Otherwise, kung hindi ka tutupad sa ganun, magiging colorum ka. Doon, yun yung mga pang-abwab. Ayun yung mga pang-abwab style. Alam mo yung tipong mga, ito yung mga kalaban ng legal. Ito yung hindi sanay na i-require sila ng mga forms, yung mga legal forms na yan, yung mga kung ano-anong mga hinihingi natin. Yan hindi kasi sanay sa mga ganyan. Ang gusto nila, tamang puro patagulang, puro pa, kung ano lang yung ano nila, magkomando lang. No? Hindi pwede, dahil ito pong industriya natin ay talagang nire-regulate na po ito, regulated na po ito meron po tayong mga dapat susundin, ano? So, may kapital ka. Katuring, magkano na ba ang kapital, ba? Well, hindi na ho biro yung kapital nito, ano? Hindi na ho biro ang kapital. Hindi biro ang kapital. Anyway, motor, makakabili ka ng second hand. Ayan. Yun namang pagpapadami ng tangke, makakabili ka ng mga second hand na tangke, suswap mo lang naman yun sa iyong brand supplier. Wala namang problema yon. Pero initially, bibili ka ng motor. No, sabihin na natin makakabili ka ng 5,000, yung mga ano na. Binibi, ano lang, no? Yun ang katotohanan. Kapag sinasabi ko sa iyo,
Meron ka naman talaga mabibili mga ganyang klase ng motor. 5,000, 7,000. Pero sakit ulo na yan. Pero, sabihin na natin, bibili ka ng ilang brand ang bibilin mo. Na tangke. Petron. Sa akin, nirequire ako ng 20 tangke. So, magkano yun? More or less, nasa 36,000 ba yan? O. Bili ka ng Regasco. Sabi mo ng 10, magkano ang tangke nila? Mahal na mahal. Tapos laman. O, magkano yan? Solane. O, binigyan ako ng isang laman ng ano ng display rack. 6 yun. O, magkano ang tangke nila? Tsaka laman. So, sabi mo na yun. Nasa 100,000 na lahat. Ano? Kasama yung kung bibili ka pa ng brand new na motor. O, diba? So, yung business permit mo sa akin, magkano? Tama yun eh. Nasa 11,000 or more or less nasa 15,000. Ginawa ko. Wala na akong time pumunta sa city. Paayos na lang din ako sa mga liaison. Ito may mga business na talagang ang kanilang trabaho eh. Mag-ayos ng mga papel. Yun. Natapos din sa awa ng Diyos. So, yun. Magkano binayad ko sa kanya? Nasa 10,000 rin. So, parang 25,000 na. Diba? Kinukwento mo ba? Kinukwento mo? So, madali. Kailangan mo ng kapital. Interest, kapital. Yun, di ba? Ngayon, marites ka. Dapat nagmarites ka na. Kailangan mo rin maging marites eh. At saka na kailangan mo maging security, foot patrol. Siyempre, yung pagtatayuan mo, no? Scout ka ng mura-murang pagre-rentahan mo from 5,000 to 10,000. Ayan. Okay, so swerte ka. Dapat tumingin ka na dyan ng may roll-up door para lalagyan mo na lang ng protective grill. No? Metal grill yan, lalagyan mo na lang. So, ganun na lang. Ikaw, kung lalagyan mo pa ng display rack na metal, sa akin, pinalagyan ko. Di gagastos ka ron. Siguro, gastos ka ron ng 25,000 hanggang 30,000. So, kapital. So, kailangan mo mag-ikot-ikot, tumingin ka ng mga pwesto na hindi ka naman masyado ng maraming LPG doon. Pero hindi ang LPG store po kasi hindi katulad po ng mga tindahan niya na sulputan-sulputan. Kahit tayo, kahit magkakatabi tayo, nasa delivery po tayo, hindi ho natin kayang ano supplyan niya sa dami po ng mga ng populasyon. No? Magkano isang tangke, napakamahal, 'di ba? Mao ayon. And then siyempre lakarin mo na yung mga papel. Habang ikaw ay nakahanap na ng pwesto, in-improve mo na, nilalakad mo na yung papel. Pag nakuha mo na lahat, business permit and everything, punta ka na ng DOE. So, ganun lang naman kasimple. Ganun lang po kasimple. Unang step, pag nakahanap ka ng pwesto, unang step, na halimbawa, nakahanap ka ng pwesto, kuha ka ng barangay business clearance. I-require ka ng barangay business clearance na kumuha ng kapag nasa subdivision ka, HOA. HOA certificate, Homeowners Association certificate. Kung wala naman, direkta ka na agad doon sa business barangay clearance. Kung nangungupahan ka, hahanapan kaya ng contract ko please nung inuupahan mo para isyuan ka ng barangay business clearance. And then next, padala mo na yun doon. Sa business permit, iso-zoning ka. Ayan. Pupunta dyan ang mga inspector ng local government units kung na-involved doon sa pag-assess noong facility mo, kung saan area ka. Ayan, pupuntahan nila yan dyan hanggang sa ikaw ay ma-issuehan ng mga permits, ng FSIC, conveyance permit para sa iyong mga gagamitin sa sasakyan, and then business permit. And then afterwards, ipo-forward mo yung kay DOE. Ngayon, mamimili ka. Ano ba ang gusto mo? Maging dealer ka ba? O maging retailer outlet? O yan. Sir, ano ba ang pagkakaiba na naman ng dealer at saka retailer? Aba, siyempre sabi nga natin, si dealer, primarily, siya yung ang kanyang magiging reference na contact point is itong distributor. O itong brand. O itong planta. Pack, diretso siya. At saka in terms sa tangke, maraming tangke yan. Hindi katulad si retail outlet, no? Bilang lamang, ilang piraso lang. No? So, si supply, si dealer, siya magbibigay ng mga supply ng mga ano yan, dun kay retail outlet. Then, pwede rin siyang maging retailer. No? Ibig sabihin, pwede rin siya mag-supply directly to the customer. Yun ang ibig sabihin nun. Si retail outlet, hindi ka
retailer ka, no? Retailer ka, multi-brand retailer ka. Oh, ayan, no? Multi-brand retailer ka. 'Yun kasi ang in-apply mo. 'Di ba? 'Yun ang in-apply mo. So, pwede ka rin bang maging dealer? Hindi ka pwedeng maging dealer. Paano ka magiging dealer? Retailer outlet ka nga eh. Yung simpleng pag-unawa, dealer kasi nakikipag-deal ako eh. Oh. Hindi ganun 'yon. Ang pinag-usapan dito yung define ng 11592 as dealer. Then at the same time, yung parameter ng mga responsibilities at mga business operation as dealer. So, ganun din si retailer. Si 11592 ay defined din yung kanyang responsibilities, defined din yung kanyang scope of responsibilities or business operation. So, tayo po directly dun po sa customer. Okay, tayo yung lumalabas, tayo yung supplier niya. Kaya minsan naglalagay ka, o ako, LPG supplier. Ako, minsan naglalagay ako sa post ko eh. LPG supplier. Which is, LPG supplier ako, meaning sa aking mga customer. Pero hindi ako dealer. Ang aking lisensya, hindi dealer. Ang lisensya ko is retailer outlet. Multi-brand retailer outlet. Kasi doon, in-apply ko, sinabi ko doon through my supply agreement kung ano yung mga brand na ibinebenta ni Catering. Ayan. Huwag kayo malito sa inyong mga pangalan ng business name ninyo. Ha? Yung business name ninyo, eh, ano lang yon, yung mga alam mo yon, pang market mo yan eh. Ha? Na yan yung irerehistro mo sa DTI. Pagka ikaw eh, gusto mo. Ngayon, na nakarehistro yan eh, siyempre. Ha? May business permit ka. O yan, magbabayad ka ng tax sa pamagitan ng yung mga benta. Ha? Ganun lang kasimple ang nalalaman ni Catering. Na paraan na pwede ako makatulong sa inyo. Okay? Ngayon, tanong pa ng isang magkano ba talaga tubuan? Ayan na naman, paulit-ulit tayo. Magkano ba talaga Catering ang tubuan? Oh, eh kung halimbawa lang eh, labas na lahat sa'yo eh, pati pambayad ng rider, etc. Eh pwede na sa'yo yung 100. O diba yung 100, ipatong mo. Diba? Oh, yung 100 ipatong mo. Kung hindi, di dadagdagan mo pa. Oh, ganun lang naman yan eh. Tapos titignan mo pa, ikiramdaman mo yung kapaligiran mo. Bakit hindi ka na nabibilhan? Oh, eh sobrang taas ng ano mo eh, ng ano mo, maabot na ng 170, 180. Eh yung mga kasama mo doon eh 80 lang pala patong nila. Oh. Eh ikaw na yan, prerogative mo yan, no? Lalabas ba yung gastusin mo, ha? Prerogative mo yan. Eh provided na marami naman, mabilis ang turnaround, pwede rin yan, ha? Oh, mabilis ang pasok, daming customer, oh. Pwede rin yan. Ah. Eh, sasampo yung customer mo. Eh, patong mo naman, halimbawa, 180 pesos. O, bayan mo ka. Okay na rin yan, di ba? O, pero wag mo masyado na mga, eka nga, yung predatory pricing, ha? Talagang ang layunin mo lang, eh, manira ng, eka nga, ay presyuhan. Ayaw talagang gustong, yun eh, hindi ho healthy yung ganon. Illegal po yung ganon. No? Predatory pricing na tinatawag. No? Okay, so hanggang dyan na lamang po. Sandali lang. Ano? Parang may nakalimutan ho tayo. Ayan si, nag-ano pa ulit si Richie. No? Habang tayo ay nagba-vlog, nag-upload po ng ating content, ay nag-message po siya. Ha? Ano ang kanyang gustong itaki, sama na rin natin. Kung ano yung tanong ni Richie, Miss Richie Patrimonio. Gustong-gusto niya, oh. Gustong-gusto niya talaga mag-business ng LPG. Welcome po, Ma'am Richie, no? Masarap pong mag-business ng LPG. Basta, huwag mong kakalimutan na linisin yung tangke mo. Op, yan, ha? Mga kasama ni Katro, huwag niyong kalimutan na linisin yung tangke nyo dahil, yung po mga supplier natin, hindi na ho nila nililinisan yan. So, lilinisan ho natin yan bago natin deliver doon sa customer para presentable, hindi yung dugyot. Kaya magbibigay ng dugyot. Oh, ito pa, sabi niya, Sir, as ko lang gusto ko maging dealer ng Petron Gasol, paano po sila makakausap? Ayun, talaga. Sa Commonwealth, ay nako, si Ma'am Rachel Patrimonio, taga Commonwealth ka lang pala. Ay sus, Ginoo. Dai, ganito ah. Oo, yun. Ito sa unang bahagi po. O kaya, puntahan niyo po ako sa aking FB page, Bigas LPG Store. At ngayon, magpapalit na rin ako ng aking pangalan dahil nakikilala na ho tayo.
hindi na ho ako maka-comment-comment dun sa inyong mga ano dahil si Rex Baquero, binibisto ako. Wag na yung bibisto, magtatago na ako sa aking ano, magbabago na tayo ng ating ako kasi personal account ko talaga yun eh. Hindi ako nagtatago, no? Talagang may itlog tayo, no? Huwag tayong magtatago. Kaya lang, huwag nyo kong bibisto sa ano na ako yun. Baka masabi, kuripot si Catering pala. Masyado palang tumawad ng tangke. Ay, Ma'am Richie Patrimonio. Doon po kayo sa aking FB page, Bigas LPG Store. Bibigay ko sa iyo yung number. Bigay mo yung number mo doon, tatawagan ko kita. At tutulungan kita paano ma-reach out itong supplier natin, ha? Ng Petron Gasol. Sige po. Manood po kayo agad dito. Panoorin nyo po at kayo po ang aking superstar ngayong gabi. Kesa susunod na lang po natin pag-usapan yung ibang importanteng provisions 11592, yung pa isa-isa, para ho ma-guide pa ho yung ibang mga kasama natin. Sa lahat po nang hindi ko na i-name out, no? Magandang gabi po sa inyong lahat at ako po yung nai-inspire sa inyo at ako yung nagpapasalamat sa inyo sa pagsilip-silip nyo sa ating videos. Sa mga ilan naman po dyan na napapatamaan, lalo na yung tumutupad daw sa batas, maganda po yan. Saludo po tayo. Yung pong mga dealer dyan, nakumpleto na talaga. Tapag sinabi kang dealer, meron ka supply agreement. Sige, makipag-usap po kayo sa akin. Kung ayaw nyo ako usapin, okay lang, walang problema, no? Mahirap naman na habol tayo ng habol, ano po? Ayan po, magandang gabi sa inyong lahat.